Siguro panahon na para mabago yung history na tinago ng mga Aquino ng napakatagal na panahon kung paano nila sinira ang mga Marcos. Panahon na para malaman po ng mga kabataan natin na biktima rin ng wrong history. Kala nating magandang buhay na under Cory, pero unti-unti pong bumulusok pababa uli ang Pilipinas. Pinatigil lahat ang mga proyekto, lalong-lalo na yung Bataan Nuclear Plant na sana, ha? Sana nakatulong po sa kuryente natin napakamahal. Yung power rate, isa sa pinakamahal sa buong mundo. Pero bago po ako magsimula, shout out lang po muna kay Dong Daming, kay Nonito Alminario, DDS Arnold Channel, Publio Jamil, Vera Cruz ng Rabbit Farm. O sige, simula na tayo. Heto na yung topic natin. Exciting po about Imelda Marcos. So, kung magandang araw mga ka-DDS, welcome to DDS Forever Channel. Pag-uusapan po natin yung napanood kong video ni Madam Imelda Marcos. Sa kanya pala nagsimula yung lung center na yan, heart center, yung kidney center, hindi pa siya natapos doon ha, yung children center. Pero kauna-unahan dyan, siya po ang nag-promote ng ating kultura. Alam nyo, kung mapapanood nyo lang po sa vlog ni BBM, BBM vlog po, panoorin nyo, matatouch kayo. Doon po sa mga nanay at lola na kasing edad ko, let your grandchildren and children watch this. Maikorek man lang yung mga maling history na ginawa sa kanila. Yung pananabutahe sa mga Marcos, yung mga project na to hanggang ngayon napapakinabangan. Isang first lady lang. Mga ka-DDS, kung papipiliin po kayo, sino, kay Madam Imelda ba o kay Cory na nagpahirap sa bayan natin? Bino mo si Imelda Marcos, first lady lang siya, pero nag-isip po siya ng kapakanan ng mga kababayan natin, na hanggang ngayon po ginagamit yung mga hospital na pinatayo niya. Ngayon, magsalita kayo mga dilawan. Ano ang mga pinatayo ni Cory after ng Marcos? Wala. Puro mga ribulto. Nakuha pa nilang palitan yung Manila International Airport na napakagandang pangalan. Ginawang Naiya International Airport, Ninoy Aquino International Airport. Na kung pag-aaralan po natin, ay hindi po dapat sana napalitan. Alam niyo po, nang pinapanood ko, si Imelda Marcos, pinopromote niya ang kulturang Pilipino. Biro mo, naisip po niya yan. Sabi nga niya eh, nang sinusuot po niya yung terno, yung ating pambansa, Pilipiniana dress na tinatawag, kahit giniginaw siya doon sa malalamig na bansa, tinitiis po niya, maipakita lang sa buong mundo yung kulturang Pilipino na napakayaman. Ang akin dala, yung magandang kultura natin at kinatutuwaan ng lahat. Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Naka-terno pa ako. Pinakikita ko kung gaano kaganda ang terno. Noon sabi ko, ang ganda naman, unang-una bagay na bagay kay First Lady kasi napakaganda po niya. Pero yung pagsusot niya ng Pilipiniana, ngayon ko lang po na-realize na pinopromote niya ang kulturang Pilipino, ang ating Pilipiniana dress. Yung reyna ng Austria, natuwan-tuwa sa akin sapagkat ang aking inuna e culture. E siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Dala-dala niya sa kanyang biyahe yung mga dancer, yung mga singer, yung ating kultura. Naisip ba yan ni Cory? Ha? Wala pong inisip si Cory kundi yung mga kaibigan niyang oligarch na pinoproteksyonan niya. Yung mga oligarch na tumulong sa kanya para masiraan ang Marcos at tuluyan ang mapatalsik sa pwesto. After ng mga Marcos, nagkaloko-loko na po yung buhay ng mga Pilipino. I witnessed the life during Marcos. Bata pa po ako nang diniklaring martial law. Unang-una, nang dineclare po yan, kala nyo nakakatakot. Pero if you are law-abiding citizen, hindi po kayo makukulong. Ang mga Marcos pala ang original na bill. Yung tinatawag po nating Golden Age of Infrastructure ni President Duterte, si Marcos po ang original. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen.
Patunayan nga, yung pinaka mahabang tulay sa Pilipinas, si Marcos pala nagpagawa niyan, yung San Manico Bridge. Pero ngayon po, merong ginagawang bagong tulay na mas mahaba po dyan. Lahat po ng mga maipagmamalaki nating infrastructure na hanggang ngayon ay ginagamit, na hanggang ngayon ay kinakailangan ng bansa natin. Tulad ngayong pandemic, yung mga hospital na yan, biro nyo isang first lady ang nakaisip at sino po ang may puso. Kung titingnan po natin yung mga pinatayo ni Imelda, idea po niya yan lahat ng hospital na yan. Yung heart center, lung center, kidney center, at hindi pa po natapos dun, children's hospital. Pati mga bata, mahal niya, pinakita niyang pagmamahal niya. Sabi nga ni Marcos, ang pinakasalan niya si Imelda Marcos, sabi niya, alagaan mo lang puso ko. Ako'y nagitla tuwing gumalaw ang unang gina. Pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipinas. Mismong si Ferdinand Marcos po nagugulat sa mga ginagawa ng ating First Lady. I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center. Hindi lang po siya nagtapos sa isang kultura. Pati yung pag-aalaga niya sa bayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga hospital na yan. Kita nyo naman. Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart center, lung center, kidney center, children's hospital, tsaka PGH, lahat yan. Biro niya yung mga lamang loob natin, unang naisip ng First Lady, ang puso natin, ang lungs natin, ang kidney natin. Tapos may children's hospital pa. At marami pa po. Hindi lang yung cultural center po ang una niyang pinagawa, di ba? Para i-promote ang kultura ng Pilipino. Na meron po tayong sariling identity as a Pilipino. Sabi nga ni Mao Zedong, yung leader ng China noon, bumilib siya sa ating First Lady. Kasi ang unang pinomote niya, ang kultura natin. Kasi po, hindi mo pwedeng mapag-isa, mapagbigkis-bigkis ang Pilipino sa pamamagitan ng GAN. Pumunta ako for the first time sa China. At si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the cultural center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa cultural revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya kultura po ang unang naisip ng ating First Lady. Unang-una, yung Pilipiniana dress po na lagi niyang suot-suot kahit saan. Pinag-isipang mabuti yung mga disenyo. Tulad nyo, ang sinabi nga sa video, pag pumupunta nga raw siya sa iba-ibang bansa, dinidesign po yun ayon sa bansang pupuntahan niya. Tulad nga nang pumunta siya sa Spain, Pilipiniana dress ang suot niya. Pero mga abaniko ang nakalagay. Di po ba napaka-brilliant na idea? Kasi po, ang inisip ng ating First Lady ay ang kultura natin maitaas sa buong mundo. Ganyan po siya kapatriotic. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize na si Imelda Marcos merong gininto ang puso. Yung pagiging patriotic niya, pinopromote niya ang kultura natin. Nagpatayo ng kauna-unahang Cultural Center of the Philippines na napakaganda ng disenyo. Hanggang ngayon napapakinabangan.
Hanggang ngayon, nandoon po, nakatayo, ang ganda-ganda. Sinira pong lahat yan ng mga Aquino, lalong-lalo na po si Cory. Ako mga ka-DDS, mga kababayan ko, mga Marcos loyalists, kung sino po ang papipiliin nyo between Cory na Dilawan, na walang ginawa kundi proteksyonan yung mga kaibigan niyang oligarko, yung mga mayayamang meron pong self-interest sa Pilipinas, o ang ating First Lady na siniraan po nila hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sino po ang pipiliin natin? Si Cory po? O si Madam Imelda Marcos na hanggang ngayon taglay niyang kagandahan? Hanggang ngayon napakaganda sa edad na 92. Ayan pong mga project na yan, kay First Lady pa lang yan. Wala pa po yung kay Ferdinand Marcos. Yung South Superhighway, yung North Superhighway, kay Marcos po yan. Yung Bataan Nuclear Plant na sana kung hindi pinahinto ni Cory, mababa po ang singil ng kuryente. Mababa ang power rate natin kung yan po pinagpatuloy ni Cory. Kaya hanggang ngayon napakamahal ng kuryente natin. Pinakamahal or isa sa pinakamahal sa buong mundo. Yan po ang mga pinaggagawa po ni Cory. Alam niyo po ng panahon ng Marcos, natatandaan ko, ang linis-linis ng Maynila. Yung Manila Bay po, ilang beses na po kaming pumunta dyan, nagpipiknik, maliit pa po ako. Dinadala kami ng nanay ko. Ang linis, ang sarap ng amoy ng dagat, naalala ko po yun. Pero nang nag-aral po ako, high school na at nakapagtrabaho ako, ayoko na po pumunta sa Manila Bay kasi ang sangsang ng amoy. Lalo na ng mga later years na, bago pinalinis ng ating Pangulo yan, talagang maiiling ka. Sabi ko, heto ba ang Manila Bay na merong pinakamagandang sunset sa buong mundo, mga basura ang makikita nyo? Alam nyo mga Dilawan, bakit? Bakit ng mga puro basura pa yan? Hindi kayo nagre-reklamo. Wala man lang isang pamimintas, wala man lang complain tungkol sa basura. Pero nang sinimula ng ating Pangulo, biro nyo ha, isang tawag lang ng ating Pangulo, nagsama mga tao, libo-libo, from all walks of life, voluntaryong naglinis kasi they are happy at last. Meron tayong isang pangulo na sa isang salita lang napasunod niya mga tao. And they are happy, they are excited to do it. Paglilinis ng Manila. Si Duterte lang pala. Alam niyo, pinapalinis na ng ating Supreme Court yan eh. Pinalinis na pinapalinis po sa panahon ni Pinoy. Ang sabi niya, wala po tayong budget dyan, hindi natin kaya. And kay Duterte, isang salita lang. Ayun yung mga tao nagdagsaan. Oh, di ba nalinis na nga yung Manila Bay? Heto na, dolomite sand naman. Kala ko matatapos lang sa paglilinis. Paglilinis nga lang, ang saya-saya ko na eh. Hindi pa pala natapos doon. Grabe. Dolomite. Tapos heto mga Dilawan, kabi-kabila yung pangungontra, sinisiraan nila yung epektro ng dolomite. Hindi raw maganda sa kalusugan. Hindi maganda sa kalusugan? O sige, ibalik niyo yung basura. Ano mas maganda, basura o dolomite? O ngayon, nasa na kayo? Hindi kinagat ng tao yung black propaganda niyo sa dolomite. Kasi, mas natutuwa yung tao sa nakikitang pagpapaganda ng Manila Bay. At malinis na. Pwede nating ipagmalaki kahit kanino. Hindi na tayo mahihiya pag kami mga kaibigan tayo or pamilya tulad ko. Dito ako sa UK, I can show them the Manila Bay. What we have in Manila. Hindi lang po tayo sikat sa naggagandahang mall at naglalakihang mall, kundi meron tayong dagat, bay, or Manila Beach Resort na pwedeng tawagin, ipagmamalaki natin. Kasi nandoon po yung pinakamagandang sunset sa buong mundo. Maniwala po kayo sa akin. Kasi narating ko ng iba-ibang bansa nang pinagmamastan ko po yung sunset. Hindi po kasing ganda ng sa Manila Bay. I don't know what's in there, Manila Bay. Napakaganda ng paglubog ng araw. Ngayon, teternuhan pa lang napakalinis at gumagandang Manila Bay. Napunta tuloy tayo sa Manila Bay. Kasi kinukumpara ko lang yung mga nagawa ng Marcos, Duterte, compare sa mga Aquino, compare sa mga nagdaang presidente. Balik tayo sa mga project ng ating First Lady. Ang ganda-ganda ng ating First Lady. Kaya pala ganyan ang suot niya lagi. Unang-una bagay na bagay sa kanya.
Ngayon ko lang nalaman mga ka-DDS, kahit pala sa maginaw na bansa, kahit pala sa malamig na bansa, hindi po siya nagsusuot ng coat kasi po pinopromote po niya. Gusto po niyang makita ng buong mundo, heto po ang aming kultura sa pamamagitan ng Pilipinyana dress. At unang-una, bagay na bagay sa ating press lady kasi po napakaganda po niya talaga. Naging Miss Manila yata si press lady noon eh, di ba? Makikita niyo naman, yung kanyang mukha hanggang ngayon, flawless pa rin at the age of 92. Balik tayo sa vlog ni BBM ha. Nang napanood ko po yun, parang gusto kong umiyak, nangingilabot ako. Ramdam na ramdam ko po yung sinasabi ng ating first lady. Mararamdaman niyo po na yung pagmamahal niya sa bayan, kung bakit niya ginawa ito. Oh, ito pa pala, may idadagdag pa ako. Yung Bliss Project pala, naisip din pala niya yan. Yung tinatawag na human settlement. Sabi niya, magpapagawa tayo ng bahay. Dapat kumpleto yan. Parang isang department. Kailangan may hospital yan. Kailangan may eskwelahan yan. Kailangan may factory dyan, lalong-lalo na trabaho. Kasi po hindi po magtatagumpay ang housing project. Hindi po magtatagumpay yan. Kung ang mga squatter patitirhan doon, wala pong trabaho. Naisip po niya yan. Kung tumihini ng bahay, ang hinihini noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa bukid. Paano sila mabubuhay doon, miski may bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong Bliss Project, ng housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan na huwag nang papuntahin kung saan-saan. Si Presidente nga eh, hindi lang ginawa ang human settlement na isang bureau, ginawa niyan isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang, kailangan human settlement, pang-tao talaga. Biro niyo kung paano mag-isip ang ating First Lady para sa ating lahat. She's not only patriotic, but she loves our people. Yun po yung naramdaman ko sa story niya sa kanyang video. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human settlements. Siguro panahon na para mabago yung history na tinago ng mga Aquino ng napakatagal na panahon. Kung paano nila sinira ang mga Marcos. Unang-una na po yung more than 100 cases, lalo na po yung mga major cases, na ipanalo po nilang lahat yun. Absuelto po sila. Walang napatunayan na sila po nagnakaw. Bagkus nga sila pa nga ang nanakawan. Sa kaunti-unti na pong binabalik sa kanila yung mga pag-aari nila na kinamkam po ng gobyerno, lalo na ng panahon ni Cory. Pero napakatahimik po nila. Hindi po nila binabalita na sinauli na po namin. Hindi po nila binabalita na naabsuelto po ang mga Marcoses sa mga kasong sinampa nila. Wala tayong narinig. Panahon na para malaman po ng mga kabataan natin na biktima rin ng wrong history. Alam niyo sa totoo lang kung hindi napaalis ang Marcos, asenso na po tayo. Para tayong Singapore. Sa mga Marcos pala nagsimula yung pagpapaganda ng EDSA, yung kung ano-ano mang infrastructure, kay Marcos pala nagsimula. 50 years ago, we are just second to Japan. Lalo na nang naupo na yung mga Marcos. Oh, idadagdag ko pa yung LRT1. Sa kanila po nagsimula yan. I remember I was in college. At ginagawa po yung LRT. Grabe po yung satap talaga kasi sa southeastern po ako nag-aral sa Pasay. Grabe, yung dinadaanan po yung mga hukay, may mga hanggang natapos po yan. Hindi ko po matandaan kung ilang taon pero nang natapos na po yan, panay po yung testing nila. Yung train pabalik-balik. Sabi nga ng professor ko sa college, ano naman yan? Sobra ng testing ng train na yan. Yung paro at pareto yung train. Natatandaan ko po yun. Tapos sa master plan pala niya, sa blueprint na tinatawag, nag-atim pala siya na magkaroon din tayo ng subway. Salamat sa ating Pangulo kasi yung subway, ito na, sinisimulan na.
Next year, magagamit na po natin yung 5 or 6 na istasyon ng subway kauna-unahan sa Pilipinas. Pero nasa blueprint po yan ni Marcos. Pati yung hanggang MRT7, nasa blueprint po yan ni Marcos. Bakit ngayon lang ginagawa to? Pero pasalamat din tayo kay GMA kasi pinagpatuloy niya yung iba dyan eh. Pero hindi ganong kalaki. Hindi katulad ngayon, massive. Kung gaano po kamassive yung ginagawa ni Duterte ngayon, massive din po ng panahon ni Marcos. Unang-una, pagkatapos ng gera, walang-wala po tayo. Yung PGH po, pinagawa or inayos ng mga Marcos. Kita nyo naman sa interview, di ba? Kita nyo naman sa video, panoorin nyo mga kadides. PGH, unang concern niya yung kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Naramdaman ko po kung gaano po niya pinahalagahan ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Ano po ibig sabihin yun? Pagmamahal po yan ng isang First Lady sa ating lahat. At alam nyo mga kadides, ang masasabi ko lang, mapalad ako. Kasi naranasan ko yung buhay Marcos noon. Uulitin ko ng high school ako, hindi ako nagugutom. Kasi may mga food for work program sila. At sumasali po ako ron. Yung mga community works po na tinatawag. Tapos after weeks of working. Sa mga community lang, palinis-linis, patulong-tulong. Eto may mga supply po ako. Gatas, trigo, Quaker oats, asukal, even yung cooking oil kasama. Busog na busog po ako, hindi po ako nagugutom. Biro mo yung Quaker oats, niluluto ko. May gatas ka na, may asukal ka pa. Tapos may mga feeding program, libre para sa mga mahihirap na batang Pilipino. Tapos may mga macrame, yung tinatawagan na SIDA, National Cottage Industries Development Authority. Yun po, pwede kang mag-work from home. Kukuha ka sa isang bahay, yung may mga sinasabing burda, nagbuburda kay mga native handicrafts sa tinatawag, o kaya mga macrame, yung mga plant hangers, iba-iba po. Hindi po ako nagugutom panahon ni Marcos, basta masipag ka lang. Yung sinasabi nilang mamamatay tao, yan ba ang mamamatay tao? Inuuna po nila yung kapakanan ng mga tao, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Yung Nutriban, naabutan ko po yan, grade 4 ako, 10 centimos, ang laki-laki. Kahit kalahati lang po yung kainin mo, busog ka na. Kaya po tinawag na Nutriban kasi po very nutritious. Marami pong gatas. Hindi ka talaga magugutom. Tapos eto na nga, nalin lang tayo ng Cory regime through the effort sa pamamagitan po ng ABS-CBN, kutsabahan po sila. Nagawa po nilang siraan ng Marcos even internationally. Ayun, bumagsak ang Marcos. Kala natin okay na. Kaya inisip ko at ginamit ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, huh? The First Lady. Nabayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng train, unang first train yun. Tapos later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PGH. Nung naging First Lady ako, mga 20 years pa lang since World War II, at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Kaya huwag kayong matakot dito sa mundo. May langit. First year or second year pa lang ako First Lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama ng tayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya
itour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong ospital, wala tayong hotel. Walang magandang makita ko. Nung nandoon ako sa harap ng cultural center ngayon, sabi ko sa kanya, "You know, Mr. Rockefeller, there will rise the cultural center of the Philippines." Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation, yung bagong siyudad dyan. Nag-reclaim ako para sa folk art centers, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa convention center, sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Pagtayo ng cultural center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos, ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the cultural center. Biniimbita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko na within the 4 years that Marcos was president. Nung ako inuutusan ni Sir at nangunguna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dala ko, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magagandang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Kung First Lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko kasi ulila ako, I was only 7 years old. Kaya I know what it is to be deprived. Hanggang dito na lang po, isang magandang araw po at maraming salamat.